Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Lubos po ako nagpapasalamat una po sa ating Panginoong Diyos kay Lord, pangalawa po sa aking pamilya, at syempre po mangatlo sa inyo po na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po dahil monetized na po ang aking YouTube channel. Nag-start po akong mag-YouTube ay February 27, ngayong taon, 2021, araw po ito ng Sabado. Marami na po sa akin na nagsasabi na mag-vlog daw ako dahil marami nga po raw akong talent at mahilig daw akong mag-post sa Facebook. Hindi ko po ito pinapansin nung una. Hanggang isang araw ay nakapanood po ako ng isang vlogger na mahirap lamang dati. Isang personal driver lang po at mangingisda ang kinabubuhay ng kanilang lugar. Ngayon po ay sikat na po siya isang vlogger o isang YouTuber at marami na po siyang natulungan at patuloy na tumutulong sa kanyang kapwa. Nakaka-inspire po, di ba? Kaya pinasok ko po itong pag-YouTube dahil nais ko rin po makatulong sa aking kapwa. Dahil wala pa nga po akong alam sa pagbablog, ang ginawa ko po, nanood po ako ng mga tutorial. Yan, pinanood ko po yung mga vlogger, kumuha ko ng mga tip o diskarte. Hanggang ito na nga po, upload lang ako na upload ng mga videos. Noona, hindi pa ako marunong sa editing. Basta upload lang ako. Hanggang sana pag-aralan ko ang pag-edit. Kahit yung hindi naman katulad ng ibang pag-edit na marami pang misa mga isinisingit na o ano-ano. Sa akin, sinimplihan ko lamang. Ito nga po, nakapag-upload na ako ng video. 67 na yata po ang video ko sa loob lang po ng 4 na buwan. Napakahirap din po mag-isip ng content, lalo na may hinahabol kang panahon. Kasi nga, yung requirement po ni YouTube ay sadyang napakahirap po. Kailangan maka 1,000 subscriber ka at 4,000 watch hour. Medyo mabigat po doon yung watch hour. Yung subscriber, pwede nyo po tiyagain ho yan eh. Pero yung watch hour po, yun yung panonoodin yung mga video mo eh. Paano kung hindi ka nakakapag-upload ng video? Ano mapapanood sa'yo? Siguro yun po isa sa dahilan kung bakit yung iba ay hirap na hirap makuha yung requirements ni YouTube. Ito, share ko lang po, no? Para regarding po ito sa channel ko. Na-hate ko po ang requirements ni YT. Ito lang pong July 7 ng alas 5 po ng hapon. Then, nakalagay po doon, apply now. So, kinilig ko yung apply now. Then, nag-process. 5:35. At natapos ko na yung first step niya, si second na. Ay yung kinuha na yung payment contact information. So, pagka-fill up ko, sinagmit ko na po yon. Then, kinabukasan, 5:30 a.m., pagting ko sa email ko, na-approve na po. Then, dako na po tayo sa pinaka-final, yung re-reviewin na po yung inyong channel, yung inyong mga videos, para i-monetize ang inyong channel. July 8, the same date, alas 5 po ng hapon, ay talagang tuwan-tuwa po ako. Kasi, kinongrats na po ako ni YT. Monetize na po yung aking channel. Sa loob lang po ng 24 hours na proseso. Ganun pong kabilis. Bali, na-hit ko yung requirements. February 27 ako nag-start. At July 7 ko naman nakuha. So, pag kinumpit mo, 4 months and 8 or 9 days.
ganong kabilis po. Ano po kaya ang posible na naging dahilan o nakatulong? Kaya po madali kong nakuha ang requirements at ganun din pong kadali na na-monetize po ang aking channel. Ito po yung aking mga pamamaraan na baka posible at makatulong din po sa inyo ng mga baguhan. Facebook po, nag-upload po ako dyan. Humingi ako ng suporta sa mga FB friends ko para i-subscribe at panoorin ang mga video ko. I-subscribe ang channel ko. Nagme-message po ako sa Messenger. Meron din no. Gumawa po ako ng flyers na may nakalagay na Dazzlers TV kasi meron po kaming tindahan para lang nangangampanya. Inaabot ko o ni Mrs. sa mga bumibili. Ayan, posible rin po nakatulong yan. Then, ito po, malaki pong alam kong bagay din. Yung thumbnail. Yung nakikita po ang timano sa screen. Kasi doon po tayo nakatingin eh. Diba, misan po eh, pag nanonood, nag-YouTube po tayo eh. Nai-intriga po tayo dun sa mga thumbnail, kaya nakiklik natin. So, ibig sabihin, dagdag watch hour po yung pagkikinilik mo. So, kaya ang thumbnail may sikreto. Diba, yung iba nga po, pag gumagawa ng thumbnail, kasi nungalingan, wala naman po doon sa content yung thumbnail. Para lang panoorin, diba po? Diskarte, diba? Parang white lies. Nakatulong, di naman bawal. So, ayan, mga nakatulong yan. Then, ang pinakamalaking factor o tulong na nakatulong talaga sa channel ko eh kayo rin po mga YouTuber na kagaya ko. Bakit po na ito nasabi? Kasi pag nanonood po ako ng isang vlog ng isang YouTuber, pinanonood ko po yung video niya. Then, nagko-comment po ako regarding po dun sa video niya. Na nagko-comment po ako ng maganda. Then, nagla-like and subscribe. Alam niyo po, sa totoo lang, dahil sumuporta tayo sa isang kapwa natin vlogger, ibinabalik din niya sa atin ang suporta na ibinibigay mo. Ika nga, palitan, give and take. So, sa tingin ko, yan, isa sa malaking tulong. Wala namang po na ibang magtutulungan kundi tayo rin po mga vlogger, di ba po? Kaya, kayong mga maliit na YouTuber na gaya ko, sumuporta kayo sa mga YouTuber na kapwa rin natin. Panoorin nyo mga video nila, tayo palitan, magkusa na tayo. Kasi yun lang naman talaga ang malaking faktor para mag-grow ating channel, kundi magtulungan tayo mga kapwa YouTuber. Tama po, di ba no? Alay nyo, di ba? Sino mag-aakala na sa isang dahil lang sa isang cellphone ay nabago ang ating buhay? Hindi pa po huli yung mga hindi pa namo-monetize. Pray lang po syempre. Then, tiyaga-tiyaga, maging consistent sa pag-upload ng video. Kasi pag marami kang in-upload na video, maraming mapapanood. Tama po, no? So, hanggang dito na lang po at sana ay makatulong po itong aking isinir sa inyo. Doon po sa mga hindi pa po namo-monetize, ay baka sakaling makatulong po itong mga nabanggit ko po sa aking video na to. Yan, muli po, maraming salamat po sa inyo sa suporta sa aking channel. Muli po, ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.